Kumusta mga Lodibel? Sorry matagal mag-update. Isa-isang page lang kasi ang update ni Writer kada 12 hours. Kabanata 26. Pagbabalik sa paaralan. Young Master Bill. Nagpaanda ako para sa hapunan. Bigkas ni Pain. Salamat Pain. Gutom na talaga ako bigkas ni Bill. Young Master nakakagutom talaga ang pakikipaglaban kaya kumain ng madami. Ika ni Pain. Si Bill na nakatingin sa paligid ay hindi maiwasan na ibaling ang kanyang tingin kay Pain. Mahina siyang nagtanong kay Pain. Anong sinasabi mo? Paano mo nalaman na may nakalaban ako? Pinasusundan mo ba ako? Tanong ni Bill habang ang kanyang tono ay nagtataka. Naku Young Master, hindi pa ba ninyo alam? Tanong ni Pain. Ang alin? Pabalik na tanong ni Bill. Kayo po ay sikat na sa social media. Tinaas ni Pain ang kanyang cellphone saka pinakita kay Bill ang video na viral dahil sa pakikipaglaban sa tatlong suspect sa convenience store. Si Bill ay natigilan at agad na kinuha ang kanyang cellphone saka tinignan. Nang malaman niyang totoo ang sinasabi ni Pain agad siyang natawa. Pinasa niya ang mga comments sa video. At natatawa na lamang siya. Mysterious guy. Anong klaseng nickname yan? Hahaha. Kaya pala kanina narinig ko na may mga sumisigaw na mysterious guy ngunit hindi ko ito pinansin hahabwiset na buhay ito. Puti na lang naka-helmet ako kung hindi walang silbang pagtatago ng aking pagkakakilanlan haha. Komento ni Bill. Tama yan Young Master. Pagsang-ayon ni Pain. Teka parang hindi ko nakita si Dina tanong ni Bill. Natigilan si Pain saka mabilis na yumuko. Young Master pasensya na ang aking anak ay humingi sa akin ng pakiusap. Nais niyang doon manirahan si Dina sa aming bahay. Ngayon pa lamang siya humiling sa akin kaya hindi ko siya matanggihan. Ayon kay Pain habang siya ay nanginginig tila takot itong magalit si Bill. I see. Okay lang mas mabuti at magkakaroon agad ng kaibigan si Dina dito. Mahusay. Tugon ni Bill. Young Master hindi ba kayo galit? Tanong ni Pain. Pain hindi ako nagagalit para sa ganito kaliit na bagay. Bigkas ni Bill. Tere at kumain na tayo. Tawagin ang iyong mga tauhan at sabay-sabay tayong kumain. Tila na briefing na ni Pain ang kanyang mga tauhan at sila ay hindi na nagsalita pa sila ay sabay-sabay kumain ng magkakasama. Pagtapos kumain dumiretso si Bill sa kanyang kwarto upang maligo at magpahinga ng maaga. Nakipag-chat lamang siya sa kanyang mga asawa at pinag-usapan ang video at ang bagong alias ni Bill na Mysterious Guy. Alam na din sa bundok ang kabayanihan na ginawa ni Bill kaya lahat ng nasa Elite Mountain Palace ay tuwang-tuwa. Hindi nagtagal ay natapos na ang kanilang pag-uusap. Namiss na ni Bill ang kanyang mga asawa. Lalo na si Candy. Ang buhay na pagkatao ni Candy ay laging nagbibigay kay Bill ng tawa at ngiti noong siya ay nasa Elite Mountain. Si Candy ang unang yumayakap kay Bill pag siya ay napapagod. Si Candy ang unang nagagalit pag may nagsisilita ng masama kay Bill. Si Candy ang pinakaiyakin sa apat. Lahat ng ito ay ang namimiss niya kay Candy. Upang mawala ang kanyang iniisip muli niyang pinuntahan ang viral niyang video saka nag-comment ng hindi maganda. Sa tingin ko pangit yan. Komento ni Bill. Pagtapos mag-comment ni Bill sa video pinatay nito ang gamit niyang cellphone saka naghanda ng pumikit. Ngunit bago pa man siya makatulog biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ting! Ting ting! Ting! Ting ting ting. Sunod-sunod na tunog galing sa kanyang cellphone. Pinignan niya ang kanyang cellphone saka nalaman na ang kanyang komento ay umani ng 1,000 angry emoji. Ang comment ay umabot sa 300 komento. Hindi maiwasan ni Bill na matawa pagtapos basahin ang mga galit na komento sa kanya. Baka ikaw ang pangit. Sira ulo ka, wala kang magandang iko komento, huwag ka nang magkomento. Ingit ka lang kay Mysterious Guy. Kuha ka ng inang she asteriski kapag nakita kita bububugan kita. Sobrang halakhak ni Bill habang binabasa niya ang komento sa kanyang video. Hindi nagpatalo si Bill sa mga komento at muling nagkomento ng hindi maganda. Mukhang lampa naman ang Mysterious Guy na yan. Pag nakita ko yung Mysterious Guy na yan pakakainin ko siya ng sarili niyang tae hahaha. Tila ang mga tagahanga ng Mysterious Guy ay nagsama-sama para labanan si Bill. Pinili na lamang ni Bill na ay silent ang kanyang cellphone at pinatay ito sa kamadaling nagpahinga. Kinabukasan Lunes na pasukan na at oras na para bumalik si Bill sa eskwela.
Maagang bumangon si Bill upang mag-jogging at magsanay ng 2 oras. Alas 9 pa ang kanyang pasok at alas 5 pa lamang ng umaga. Mahaba pa ang oras. Ginugol niya ang oras upang magsanay at kamustahin ang kanyang mga asawa. Pinadalhan ni Bill ang kanyang mga asawa ng kanyang mga picture na nakawaki face at mga seryosong picture. Malamang natulog pa ang mga ito kaya hindi nagre-reply. Ngunit ang pinadala ni Bill kay Candy ay tila kakaiba. Tinatad niya ito ng I love you message at miss na kita. Ginawa din niya ito kay Sandra Lily at Dina ngunit mas marami kay Candy. Ganap ng alas 7 ng umaga naghanda ng pagkain si Bill para sa almusal. Dahil ang mga gwardiya sa bahay ay pinauwi na ni Bill at ayaw niyang binabantayan siya. Nag-iisa lamang siya sa bahay. Sanay na si Bill mag-isa kaya hindi siya nababoring. Isa pa nagbibigay ito sa kanya ng peace of mind. At may pagkakataon pa siyang mag-ensayo ng tahimik. Hindi nagtagal ganap ng alas 8:30 handa nang pumasok si Bill. Suot ang bago niyang uniform mula sapatos hanggang polo bago lahat. Naglakad si Bill sa sekretong lagusan diretso sa maliit na kagubatan sa gilid ng Richwell University. Kuminto si Bill para alalahanin ang masasakit at masasamang karanasan na nangyari sa kanya noong siya ay mahirap pa. Habang naglalakad nakita niya ang ilang mga estudyante na tila may ginagawang hindi maganda. Hindi na nais pang makialam ni Bill sa negosyo ng iba. Ngunit sa tuwing maalala niya ang mga masamang nangyayari sa kanya noon hindi niya matiis ang ganitong tagpo. Lumapit si Bill sa mga estudyante saka malakas na nagsalita. Itigil ninyo yan. Nakita ni Bill na tinatadyakan ng 4 na estudyante ang isa pang estudyante kaya nagmadali siyang tumakbo pagtapos umawat. Sino ka? Bakit ka nakikialam? Customer yan bang mabugbog? Tanong ng estudyanteng tila leader ng mga ito. Ako. Hindi na ninyo kailangan pang malaman. Nais kong itigil na ninyo ang pambubugbog sa kanya. Hindi ba kayo naawa 4 kayo at pinagtutulungan ninyo ang walang laban sa inyo? Bigkas ni Bill. Wala kang paki. Sigaw ng binata. Kuya, umalis ka na, okay lang ako, baka ikaw ang pag-inita ng grupo ni Rupert kaya kung maaari iwan muna ako. Sabi ng binatang nakakapit sa braso ni Bill. Huwag kang mag-alala. Mga ipis sa lipunan lamang ang mga ito. Huwag kang mangamba. Bigkas ni Bill. Tinawag mo ba kaming ipis? Tanong ng binatang leader ng grupo. Nakakarinig naman pala ng maayos ang mga ipis. Ngunit nagtataka ako, nakakapagtanong din pala kayong mga ipis. Pang-asar ni Bill sa 4. Tila lalong nagalit ang leader ng 4 saka nagpakawala ng suntok papunta kay Bill. Umiwas si Bill at agad na tumayo saka pinitik ng malakas ang noo ng leader. Nahilo sa sakit ng pitik ni Bill ang leader. At saka nagtanong, pinitik mo ba ako? Oo. Pasalamat ka at wala akong dalang tsinelas dito kung hindi tepat kang ipis ka. Bigkas ni Bill. Sira ulo ka. Pero mga bata, sabay-sabay tayong turuan ng leksyon ng gagong ito. Hindi nagtagal sumugod ang 4 kay Bill. Hindi na kailangan ng future sight para iwasan ang mga suntok ng mga ipis. Kaya inilege ni Bill ang bawat suntok at sipa ng mga ito saka sila binigyan ng magkakasunod na pitik sa noo. Sa sobrang dami at lakas ng pitik, damyugo ang noo ng 4 na estudyante saka mabilis na humawak sa kanilang noo. Ayaw na nilang kumilos laban kay Bill, ayaw na nilang mapitik. Kaya agad silang humingi ng sorry kay Bill. Kuya, pasensya na, hindi na namin uulitin, pangako. Sigaw ng leader. Hindi. Kulang pa ang pitik para magtanda kayo. Lumapit si Bill sa 4 saka pinitik ang mga tenga ng 4 na ipis. Flick. Flick, flick, flick. Sumigaw sa sakit ang 4 at hindi nagtagal tumakbo ang mga ito. Tinulungan ni Bill na tumayo ang binatang binugbog sa kanaga. Tanong. Anong atraso mo sa mga iyon? Tanong ni Bill. Wala kuya, gusto nilang kunin ko ang test paper sa desk ng aming guro. Hindi ako pumayag kaya binugbog nila ako. Paliwanag ng binata. Mabuti kung ganon. Ako si Bill Clo, estudyante din ako dito. Ang kurso ko ay Business Management, third year student. Kung makatagpo ka ng gulo o kahit pabalikan ka ng mga ipis na iyon, huwag kang mag-atubili na lumapit sa akin, maliwanag. Tanong ni Bill sa binata. Maliwanag kuya. Maraming salamat. Bigkas ng binata, humiti lamang si Bill saka naglakad papasok sa gate ng paaralan. Naglakad si Bill papunta ng campus.
Dahil sa nag-iba ang appearance ni Bill, hindi siya nakilala ng mga estudyante. Tingin pa ng mga kababaihan kay Bill ay sobrang gwapo. Lumapit ang isang babae sa kamahinang nagtanong kay Bill. Kuya, bago ka bang mag-aaral dito sa university? Tanong ng babae sa mapang-akit na tono. Kuminto si Bill sa paglalakad sa kamahinang sumagot. Ako si Bill Klo, ang mahirap na ulilang nabubuhay sa part-time job. Pagtapos itong banggitin ni Bill, agad siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang babae ay natigilan sa kasumigaw. Iw, kadiri, kadiri. Lumapit ang iba pang kababaihan at nagtanong sa babae. Anong nangyari, bakit ka sumigaw, ano ang sinabi sa'yo ng gwapong lalaking iyon? Tanong ng mga babae sa isa pang babae. Ang lalaking iyon ay si Bill. Si Bill Klo ang sikat na mahirap dito sa paaralan. Iw, iw, iw. Tugo ng babae. Ngunit panom. Hindi ako makapaniwala, ibang-iba talaga siya sa Bill na nakita ko noon. Paano ito possible? Ang mahirap na tauna na iniwan ng kanyang nobya para sa kanyang best friend ay isa na ngayong kaakit-akit na lalaki. Maguguno na ba ang mundo? Tanong ng ilan sa mga kababaihan. Si Bill ay walang pakina naglalakad. Pagdating sa kanyang classroom, nakita niyang halos andoon na ang lahat ng kanyang mga kamag-aral. Pumasok siya ng dahan-dahan at naglakad papunta sa kanyang pwesto. Andoon pa rin ang mga sulat ng nakaraan na panghuhusga at tila mas lalo pa itong dumami. Lahat ng nakakita kay Bill ay hindi mapigilan na mapatulala. Tila ang presensya ni Bill ay nagpakilabot sa lahat ng nandoon. Tumingin sila kay Bill na may naguguluhan na ekspresyon sa kanilang mukha. Matagal na tinitigan ng lahat si Bill, kahit si Jenny at Marcus ay nakatitig kay Bill. Hindi nila maiwasang tanungin sa kanilang puso kung sino ang estudyanteng ito. At tila, nagdalawang isip sila na si Bill nga ito. Ngunit may estudyanteng lumapit kay Bill at tinanong sa malakas na boses si Bill. Bill Klo, kumusta, ang tagal mong nawala, oh? Kala ko naligaw ka na. Mukha ka ng ibang tao, oh, hahaha. Welcome back. Huwag kang mag-alala, kahit anong ipagbago mo, isa ka paring basura sa paningin ko, hahaha. Tumawa ang kamag-aral ni Bill. Ito ay walang iba kundi si Willie Moore. Ang estudyanteng nagpakalat ng litrato ni Bill noong siya ay sinampal ni Jenny. Tumingin ang lahat at tinitigan si Bill, na kasi siguro na sila ngayon na si Bill nga ito. Kaya bumalik na sila sa dati nilang ginagawa. Hindi nagtagal, dumating na ang kanilang homeroom teacher na si Miss Sayana. Kasunod nito ay si Celestina Bradford. Si Celestina ay naging president ng Business Management course, kaya siya ay nakatayo sa tabi ni Sayana ngayon sapagkat ipakikilala nila ang bagong kamag-aral. Good morning, class. Ngayon, bago natin simulan ang ating pag-aaral, ipakikilala ko sa inyo ang bago ninyong magiging kamag-aral. Kagaya ni Selena, siya din ay galing sa state. Batiin ang masigabong palakpakan, Miss Wise, pasok ka na at pakilala ang iyong sarili. Dahan-dahan pumasok si Dina sa classroom at biglang natahimik ang lahat. Ang mata ng mga kalalakihan ay biglang naging hugis puso na nakatingin kay Dina. Oh my God, another blessing for this day. Diyosa ng lupa, gawin mo akong alipin. Ang ganda mo, grabe. Si Marcus na nakahawak sa braso ni Jenny ay agad na tinanggal ang kanyang kamay saka nagsimula na ring sumigaw. Magandang umaga, ako si Dina Wise, ikinagagalak kong maging classmate ninyo. OMG! Boses Anghel, pagrabe ka, I love you kaagad. Nagsalita na ang Diyosa. Ang buong classroom ay tila nabaliw. Tama na yan, mag-uumpisa na tayo, pag-awat ni Sayana. Dina, sige na, maghanap ka na ng bakanteng upuan. Ayon kay Sayana. Si Bill, na kanina pa nanonood sa mga nangyayari, hindi maiwasan na mapangiti at bangulong sa kanyang puso. Ang swerte kong tunay, napakaganda ng asawa ko. Inikot ni Dina ang kanyang mata na tila may hinahanap. Nang makita niya si Bill, dahan-dahan siyang naglakad. Ang lahat ay nakatingin kay Dina na naglalakad. Sa kanilang isip, nais nilang utusan sila ni Dina na umalis sa kanilang inuupuan at pagsilbihan siya. Ngunit masakit ang katotohanan. Ang paningin ni Dina ay nasa isang tao lang sa ngayon. At yun ay si Bill. Naglakad siya patungo sa pwesto ni Bill at nang makarating siya sa harap ni Bill, agad siyang nagtanong at binati si Bill. Hi, hello. May nakaupo ba dito? Tanong ni Dina. Nilainggan ni Bill si Dina at nagbigay ng walang ekspresyon na mukha saka sumagot. Hindi ako sigurado. Kakabalik ko lang ng paaralan ngayon. Malamig na sagot ni Bill.
Nagulat ang lahat nang marinig nila ang malamig na sagot ni Bill kay Dina. "Koy pulubi, tinatanong ka na maayos, bakit hindi ka sumagot ng maayos?" Sigaw ng isang lalaki. Umiti ng mapait si Bill sa kamahinahong sinabi. "Maayos naman ang sagot ko. Kung hindi mo gusto ang sagot ko, bakit hindi na lang ikaw ang sumagot?" Malamig na tugon ni Bill. Natahimik ang lahat sa sinabi ni Bill. Biglang natawa ng mahina si Dina. Lahat ay napatingin kay Dina na nakangiti. Ang lahat ay parang tinamaan ng kidlat nang makita nila ang magagandang ngiti ni Dina. "Am President Dina, meron pa ba ang nakaupo dito?" tanong ni Dina kay Celestina. "Walang nakaupo dyan." Lumapit si Celestina kay Bill sa kamahinang sinabi, "Baka pwede kang lumipat at tatabihan ko si Dina kung okay lang." Tumangala si Bill kay Celestina sa katumango at wala nang sinabi pa. Saka tumayo at lumipat ng mauupuan sa likod lamang ni Dina at Celestina. At tila napaka-awkward ng paligid kaya inumpisahan na ni Sayana ang pagtaturo. Matapos ang lagpas isang oras na klase, agad na tumayo si Bill saka nag-akmak aalis na. Ngunit hiniblot ni Dina ang braso ni Bill saka malambot na sinabi. "Sorry kung napaalis ka ni Tina sa upuan mo, galit ka ba?" tanong ni Dina kay Bill. "Hindi, ayos lang sanay na ako." Sumagot lamang si Bill saka naglakad na palabas ng classroom. Si Dina ay parang kinukurot ang kanyang puso. Napakahirap pala ng kanyang sitwasyon. Di hindi niya makausap si Bill at napakalamig ng pakikitungo ni Bill sa kanya. "Diyos, Dina, pinapayuhan ka namin, huwag kang maglalapit kay Bill, may dalang virus ang lalaking yun, haha." Si Dina ay halos paputok na sa oras na ito, ngunit ayaw niyang gumawa ng anuman, hindi niya sasayangin ang pinaghirapan ni Bill. Kaya pinakalma na lamang niya ang kanyang sarili sa kamahinang sumagot. "Hindi naman ako maarte sa kaibigan, sa tingin ko mabait siya. At isa pa, ang gwapo niya lalo na pag nagsisilita. Sa tingin ko swerte ng girlfriend niya." Alam ni Dina na andoon ang ex-girlfriend ni Bill kaya sinabi niya ito ng sadya para maalarma si Jenny. Dina Tere na ililibot kita sa buong campus. Kinatak ni Celestina ang braso ni Dina saka sila lumabas para maglibot sa buong Richwell University. Si Jenny at Marcus ay nakikinig sa sinasabi ni Dina, hindi nila mapigilan na magalit sa kanilang puso. Nababaliw na ba siya, paano naging swerte ang pagiging girlfriend ng basurang tao? Ayon kay Jenny na galit na galit. "Hayaan muna, alam natin ang totoo, sa tingin ko naawa lang si Dina." Ayon kay Marcus. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Dina at Tina sa buong campus, hindi maiwasan na sundan sila ng mga lalaki. Ang dalawang pinakamagandang estudyante sa Richwell University. Ang dalawang diyosang ito ay bagay na bagay sa paaralang ito. Tila ang humahanga sa duo na Tina at Dina ay palaki ng palaki. Si Bill ay hindi piniling kumain sa cafeteria, sa halip ay dumiretso siya sa convenience store ni Rose at saka kumuha ng instant noodles. At umupo malapit sa bintana. Naglabas ng maliit na libro si Bill saka nagsimulang magbasa. Para kay Bill walang mag-iiba kahit pa siya ay magpaliwanag sa lahat. Hindi na siya mag-aaksaya ng oras para sa mga ito. Kahit minsan ay hindi naman siya nagkaroon ng kaibigan sa eskwelahan. Kaya ganoon na lamang ang kanyang saloobin para sa iba.